good luck at good health. Ito ang mensahe ni Aksyon Demokratiko Presidential Candidate Isko Moreno sa mga kapwa kandidato sa pagpapangulo ngayong 2022 presidential elections. Ayon kay Moreno, kung mayroon man siyang leksyon na natutunan sa tatlong buwang pangangampanya, ito ay ang malaman ang kalagayan ng taong bayan na sadyang naghihirap sila sa kanilang mga buhay. Partikular na dito, ayon kay Moreno, yung mga nasa malalayong lugar dahil napagkaitan sila ng progreso sa ating bansa. Kukontian niya ang mga proyekto na nakararating sa iba't ibang mga probinsya. Naawa ko sa mga kababayan natin Pilipino sa probinsya. That's the reality. Nakita natin na napagkaitan ng progreso yung mga kababayan natin sa iba't ibang dako ng bansa. Sad to say, but it's true. Kaya sinabi ko nung meeting de avance, di ba, tama ang decision ko na tumakbong presidente, na magkaroon naman ng option ng tao sa matagal ng away ng pula at dilaw. Ngayon, sa away ng pula at dilaw, napagkaitan ng progreso yung ibang lugar sa ating bansa. At least now, they have an option. And that's the reality. At ngayong tapos ng bumoto si Moreno, ay sinabi nito na magtutungo muna siya sa City Hall para tapusin ang mga naiwang trabaho sa City Hall. At pagkatapos nito, ay makikipag-bonding siya kasama ang isang ang kanyang pamilya. Mahigit na 10 minutong bumoto itong si Moreno dito sa Magat Salamat Elementary School sa Manila. At alas 11 ng umaga nang dumating ang mayor dito sa eskwelahan, at gaya ng isang ordinaryong botante ay pumila rin siya. Walang special lane, pero pagdating dito sa eskwelahan ay agad siyang dinumog ng kanyang mga taga-suporta sa third floor itong presinto ni Mayor Isko Moreno. At dahil sa mahaba ang pila, ay nakiusap itong si Mayor Moreno sa mga kapwa butante na habaan ang pasensya at malamig na ulo. Dahil sabi nga niya, isang beses lang naman sa loob ng 6 na buwan na gagawin itong pagboto, at para rin naman sa kinabukasan ng mga kabataan. Mga kababayan, tiyagain natin. Total, isang beses lang to sa 6 na taon. At ito ay hindi tungkol sa akin bilang kandidatong presidente o sa amin. Ito ay tungkol sa buhay ninyo. 6 na taon ng buhay ng anak ninyo, 6 na taon ng buhay natin at ng bansa natin. Tiyagain po ninyo, kaya sinasabi ko nga, ayaw na natin ang away, higantihan, bawian. Ang inaalay ko na nga sa inyo, peace of mind. Napakahirap hanapin ng peace of mind. But today, you will find it. Makikita ninyo yan sa polling station ninyo. Tiyagain nyo, nakita kong hirap ng tao. Yung pila, init, tiyagain po natin. Konting sakripisyo. Basta, kung sakasakaling para rin tayo sa awa ng Diyos at sa tulong ninyo, bibigyan ko kayo ng kapanatagan. Hindi ko kayo ipapahiya. Makakapag-move forward tayo na mabilis. Chona Yu, Radyo Inquirer, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.